Sa inabahaba ng kontrobersya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, isinuko na rin ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang. Diba? Simple. Simple lang, wala nang arte. Nag-flying kiss pa. Alam mo yung flying kiss na yun kung para kanina yun? Para kay Tambaluslus yun. Alam mo, itong mga Duterte na to kasi ang hirap nitong asarin eh. Itong mga Duterte napakahirap pabagsakin. Mantakin mo ha, sandamukal na mga congressman. Binabatikos si Inday. Tapos, pucha pa flying kiss lang. Mantakin mo lahat na ng drama ginawa ng Congress. Lahat na ng pag-iwas ginawa nila. Lahat na ng smoke screen inactivate nila. Diyos ko po. Sabi ko kasi kay si Hodang mapahiya sila. Basta lang, mapagtakpan nila yung in-expose ni Sasrogando Sasot na mas malala pa sa confidential funds, yung extraordinary funds. Dahil ang hinihingi lang nun, certificate, hindi naman po talaga COA audit na rigorous at thorough. Oh, so ito, ang para sa'yo, Speaker Romualdez. Ito kanina ni Vice President Sara Duterte. Nagdudulot lang daw kasi ito ng pagkakawatak-watak. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Nag-flying kiss pa si Vice President Sara. Ayun, para sa iyo. Oh, Speaker, para sa iyong flying kiss na yun. Oh, hindi pa nag-toothbrush yan si Ma'am para talagang medyo dumikit sa pisngi mo yung halik na yan. Duterte sa mga miyembro ng media na nakaabang sa kanyang pagdating sa Senado ngayong araw. Pakita nyo ba? Inday Sara, nakikita nyo ba si Inday na stress? Nakikita nyo ba si Inday na apektado? Nakikita nyo ba si Tatay Digong na apektado sa ginagawa nitong mga loko-loko na to dyan? Nakita nyo ba na stress si Inday? Mukha ba siyang... Tinan mo yung... Ayaw ko na magsalita eh. Sa totoo lang, ayaw ko nang isipin pa si... si Ma'am Shi. Tinan mo si Ma'am Shi. Tinan mo si Inday. Huwag na natin pag-usapan si Ma'am Shi. Ito na lang si Inday. Tinan mo naman. Simpleng-simple lang. Maliit na relos. Pilipinyana na barong pang babae. Ano ba tawag sa haircut na yan? Apple cut ba yan? Bob cut ba yan? O one length ba yan? Ganyan. Easy. Wala nang alahas. Wala ang kolorete. Oo, natural na ganda lang. Pasok na. Para sa deliberasyon ng budget ng Office of the Vice President at Department of Education na pareho niyang pinamumunuan. Pagdating sa plenaryo, hindi na ipinaglaban pa ng pangalawang pangulo ang confidential funds para sa OVP. Nagtanong kasi si Senator Coco Pimentel kung aapila pa ba si VP Sara na mabalik ang 500 million pesos na confidential funds. Sinagot yan ng vice sa pamamagitan ng isang statement na binasa ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara. They will no longer pursue the CIF or CF, and the reason why is because it is seemed to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. Buti pa si Inday Sara. Tinan mo ha, I swore an oath to the country na bibigyan bibigyan namin sila ng peace of mind. Buti pa si Inday yung kanyang oath tinutupad niya. Regardless kung medyo madi-derail yung kanilang mga plano para sa mga ahensyang hinahawakan niya, meron siyang oath na kailangan niyang tuparin at yun yung kanyang priority. Mabuti pa si Inday, pinapriority yung oath niya. Buti pa si Inday, pinapriority yung pangako. Buti pa si Inday, ina-uphold yung unity. Samantalang, yung mga sigaw ng unity noong kampanyahan, Diyos ko, sila yung mga ganid na kala mo mauubusan. O, hindi ba? Ganda lang daw ang puhunan ni VP. O, ituloy na natin to. So, sabi ni Sonny Angara, hindi mo na, ayaw mo na. Huwag na. Kasi nga, ako naman, hindi naman ako sugapa katulad nila eh. O, ako para akong si Toto. Ibigyan mo ko, wag na yung mahal, yung mura lang. Ganon si Inday Sara, para siyang si Toto.
Bibigyan na ni Banat Bay ng big bike, ayaw pa. Sabi niya, hindi na, maliit lang kasi importante lang may magamit. O si Inday, sabi nito, parang medyo binibait-bait pa siya nito ni ano. So ayaw mo na, hindi ka na mag-object, mag-ano. Kasi kaya tayo nandito para mag-deliberate. Kaya tayo nandito para talagang papag-usapan natin, kailangan mo ba talaga o ano. Sabi niya, hindi na, okay na yun. Yan ang gusto nila eh. Eh ako naman, masunurin ako. Hindi naman ako iyaking katulad nila eh. Eh sila, hiningan mo lang sila ng audit eh. Parang inaaway na sila eh. Oh, so it just shows na si Inday Sara is not like those who are in Congress na mga spoiled brat. Mga spoiled na nakailangan makuha nila yung mga gusto nila. Kailangan yung mga kapritsyo nila masunod. Kailangan walang umaaway sa kanila. Oh, si Inday Sara, siya yung ano, siya yung tipong Tatay Diggs paying 500. Wala tayong pera, 100 lang. Okay. Simple. Hindi na siya magdadrama na, bakit si Kuya? Bakit si Kuya? Ano, bago na naman yung gamit, tapos ako na naman, hand-me-downs na lang ni sa akin. Lagi na lang ganyan, maglales na ako, ayoko na dito. Wala siyang tantrums. O samantalang itong mga nasa Congress, Diyos mio, gumawa pa silang skit. Gumawa pa sila ng dulaang, gumawa pa sila ng sarswela. O meron pa silang tanungan portion. Eh, napakasagwa lang kasi tingnan kapag ka mga buhaya yung ano sabi ni ano ni Messi Life. Pag daw yung mga nagpapanggap daw ng mga spoiled, nagpapaka Chris Aquino, eh yung mga matatandang malalaking mga tiyan na may mga kabit na mga akala mo kababait? Dami kong kilala. May mga kabit. May mga kilala pa nga ako na pag pumunta ka sa club dyan sa Quezon Ave, Diyos ko po, nakatago sa gilid, sa madilim. Pagtingin mo si congressman, nanonood ng nagsasayaw sa stage. Wag nga kayo. Wag kayo. Sabi nga yung mga banal na aso santong kabayo. O, mga buisit lang yung mga yan. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this house that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Hindi ba? Ultimong oposisyon na pabilib kay Inday Sara. Palakpakan. So sabi ni ano, sabi ni Coco Pimentel, I commend her. Bantakin mo, he's not making a big issue out of it. Hindi katulad ng Congress na akala mo naman ni aping-api sila. Oo, so si Inday Sara is just ano, she just accepted it gracefully. And I commend her. Kasi hindi niya na tayo binigyan ng sakit ng ulo. Kasi kung iba yan, sigurado, sasakit ang ulo natin. Magdadala na sa damukal ng mga mahuhusay ng mga abogado niya. At pipilitin tayong ibigay sa kanya yung mga ano, by legal, ano, gagamit ng mga legal, etc. para lang makuha yung kanilang gusto. Pero kay Inday, hindi ko naman kasi nanakawin yan eh. Hindi naman kasi ako magnanakaw. Kung ako, may plano na ako dyan sa pera na yan. Nagsha-shopping ako ng mga Hermes na mga bag sa ibang bansa. Katulad ng mga asawa ninyo, mga congressman kayo. Magkano lang naman mga sweldo ninyo. Pero yung mga asawa ninyo, eh yung mga Hermes bag nila, yung mga Goyard nila, Diyos ko. Tapos matindi nun, may asawa ng binibilan ng mga Hermes na bag. Meron pang mga kabit na binibilan ng Mercedes, naka-townhouse, with bodyguard. Hindi ba? Kita mo si Inday, hindi ko naman nanakawin yung pera na yan. Yung pera na yan, supposedly, mapupunta naman yan sa taong bayan eh. O eh, di dininayin nyo lang yung taong bayan ng magandang serbisyo dahil dininayin nyo ako ng budget eh. Ganun eh. Ganun lang kasimple. Kasi kapag ka ikaw, nag-deny ka ng budget sa alam mong kurakot, you denied them from being corrupt. Yun ang pinakamaganda. Pero kapag si Inday Sara, you denied them of this budget, ibig sabihin you denied her
or you denied yung sana mga mapapalibing niya, yung mga mabibigyan niya sana ng mga ayuda. Sabi ko nga sa inyo, ang dami niyan araw-araw. Hindi ko alam, kawawa naman yung mga yan. Kung confidential funds yung pinambibigay ni Inday Sara doon, kasi di umano, makikita nyo rin mamaya doon sa paliwanag ni Angara na burial, hospital ano assistance, yun lahat galing. So tinanggalan nyo si Inday Sara ng capability para makatulong sa mga magpapalibing, para sa makatulong sa mga humihingi ng tulong sa ospital. Sino na ngayon na magbibigay niyan? Yung mga nagreklamo ba sa Supreme Court? Yung mga congressman ba magbibigay niyan? Oh, so pakinggan ulit natin yung sinabi ni ano ni Coco Pimentel. Apakahusay. For now categories, it is seemed to be divisive, and as the Vice President, she swore an oath to keep the country peaceful and strong. I commend her, Mr. President, for now categorically stating to this House that it's not a deferral to our wisdom. She does not want it anymore. That settles everything. Ba, simple. Dahil dyan, nagkaagulo kayo. O, dahil mga magnanakaw kayo, feeling nyo, nanakawin ko yung pera na yan, gusto nyo kayo lang magnakaw? Hindi na. Sa inyo na yan. Wala akong kinikita dyan. Ganyan yung nanay ko eh. Oh, ganyan yung nanay ko, si Tita Flor. Kapag nanghingi yan ng pera, tapos medyo umacting ka. Oh, medyo umacting ka, nanghingi ng pera. Pahingan ganito, babayaran ko yung ganyan. Tapos medyo umacting ka, ay yari ka. Sasabihin sa'yo ni Tita Flor, hoy, hoy, baka na makakala mo yung pera mo pinambibingo ko. Ang babayad ko yan nung kinuha kong karne, ang lakas-lakas mo kumain eh. Diba, sarap ng kain mo nung nilagang baka kanina. Pambabayad ko yan nun. Feeling mo naman, ibubulsa ko yan. Ganun yun, no? So, ganito rin yan. Sinday, Sara. Feeling nyo naman, nanakawin ko yan. Kung nanakawin ko yan, gagawa ako ng paraan para makuha ko yan. Pero dahil hindi ko naman nanakawin yan, nick-nick nyo. Hindi naman ako ang dininay ninyo eh. Dininay ninyo yung mga tao na dapat makakatanggap ng mga serbisyo na yan. Matatanda ang noong nakarang buwan lang, sinabi ni VP Sara na ang sino mang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, at kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Bago pa ang mismong deliberasyon ng Senado sa budget ng OVP, matatanda ang sa Kamara pa lang ay tinanggal na ang halagang 500 million pesos na confidential funds sa naturang ahensya. Kung tutusin, pwede pa namang ibalik yan sa bicameral conference committee. Pero hindi na raw yan mangyayari dahil sinabi raw mismo ni VP Duterte kay Senate President Zubiri na ayaw na niyang ipabalik ang naturang pondo. Yung kung ano-ano pa. Apakarami. Akala mo naman kalaki-laki pera niya, 125 million. Sabi ko nga sa iyo, computing ninyo. Computing ninyo. O sige, sa 11 days. Computing nyo sa 11 days sa buong Pilipinas. O sa buong Pilipinas. Sa bawat opisina niya, mayroong 100 na nakapila. Tapos bibigyan niya ng tig sa 70,000. 100 tig sa 70,000. O ilan ang opisina niya? Halimbawa, ang opisina niya sa buong Pilipinas, 10. O sige, compute na natin kung magkanong pera yan, ha. O kasi ito naman mga to, puro lang ano, hindi naman nagko-compute. Eh. O so 100 times 10. 100 times 10 is sa isang araw 1,000 katao. O 1,000 katao times 70,000. Magkano yan? Utragi 70 million. Isang araw pa lang yun. Sa mga humihingi ng hospital ano, hospital assistance, ng burial assistance,